Ano bang utos ng Panginoon? Yung nasa Ebanghelyo ngayon, maging lingkod ka muna, maging huli ka muna, bago ikaw sila muna. O hindi ba yan naman ang una mong motibasyon? Hindi ang sarili mo, kundi ang mga mahal mo. At sinasabi sa Bible, kung siya ang nagpunla sa isip at sa puso mo, isiguraduhin niya na magkakaroon ito ng bunga. Basta huwag kang bibitaw. Ang Panginoon para sa iyo ay waraling plan B. Wala siyang plan B. Bakit? Sapagkat kung ano ang maganda niyang plano para sa iyo, itutuloy pa rin niya kahit niloko ka, iniwan ka, kahit pinabayaan ka. Sapagkat kapag sinabi niya, hindi siya nang iiwan. Tinototoo niya. Basta ituloy mo magpakabuting tao mo, ha? Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kapit lang. Hindi kanya pababayaan. Ano ang inyong motibasyon? Yung bang nagiging dahilan ng pag-asal at pagkilos nyo sa isang partikular na sitwasyon? Mahalaga pong malaman natin ito sapagkat ito rin ang nagmo-motivate sa atin para simulan, gawin at tapusin ang isang gawain upang isang bagay ay ma-accomplish o ating marating. Halimbawa, nandiyan ang motibasyon mo na bigyan ng magandang bukas ang iyong anak, kaya haharapin mo kahit anong hirap. Nandiyan ang motibasyon mo na makatulong sa iyong magulang balang araw, kaya ngayon pa lang pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral. Nandiyan ang motibasyon na magkaroon ng isang maayos na pamilya, ang magiging magandang iyong kinabukasan, kaya pagbubutihin mo na ang pag-iipon, pag-isikap, ngayon pa lang. O kayo lang eh. Bakit po kayo narito? Ano po ang motibasyon ninyo? Sa mabilis na sagot po, pwede niyong sabihin, para sa Panginoon. Okay? Pero kung magiging honest lang talaga tayo, yan ba talaga ang pinakamotibasyon natin kung bakit tayo narito? Hindi kaya meron mga tao dito na may kailangan kaya narito? May hilingin, asawa, jowa, anak, trabaho. Hindi kaya may problema kaya narito? May sakit ka o ang mahal mo? Hindi kaya litong-likto ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo na alam ang gagawin mo ng pakikisama sa asawang may bisyo, sa anak mong pasakit ulo, hindi mo na alam ang gagawin mo kung paano mo lalasunin ang biyanan mo. Maaring yung iba narito dahil nakasanayan ang pumunta dito, na para bang ang motibasyon ay obligasyon kasi ito. Ang dami! Wala naman pong masama sa ganyang mga motibasyon, pero yung ganyang mga motibasyon, okay lang naman. Kaya lang, kulang. Kung ganyan lang ang ating mga motibasyon, mamamanglaw, mapapagod tayo, magre-reklamo tayo pagdating ng panahon. Especially, kapag ang mga bagay ay hindi mag-turn out according sa ating expectation. At yan ang ina-address ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo sa kaniyang mga disipulo. Lahatin na natin, ha? Kasi sa totoo lang, nauna lang yung dalawa. Kaya nga nagalit yung sampo eh. Bakit? Yung hinihingi ng dalawa, yun din ang gusto nila. Naunahan lang sila. Ano yung motibasyon ng pagsunod sa Panginoon? Gusto nilang makaupo. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Kapag si Kristo ay naghahari na. Oops! Hindi sa langit ha? Dito sa lupa. So ito yung makalupang kaharian, may mga nasasakupan, may mga tauhan, may mga yaman. Ayan. Yaan ang kanilang motibasyon. Akalain mong para dyan, susuungin nila ang lahat para sa Panginoon? Maliwanag ang tanong ni Jesus. Yung sakripisyo bang babatahin ko? Kakayanin ninyo? At ang kanilang tugon, isang matunog na, oh! Akalain niyo yun? Yan ay batay sa kanilang motibasyon. This will explain why, when things did not turn out according to their expectation, aba, nang inaresto na si Kristo, iniwan na nila ang Panginoon. Nagpulasan na, nagpakalayo-layo na nako. Kahit gumamit ka ng larga vista, hindi mo makikita. Sa layo nila. At nang si Kristo ay makita ng malapitan, tinanong siya, kilala mo siya? Dininay si Kristo, hindi lang makaisa, kundi makatatlo. Bakit ganon? Mali ang motibasyon. Kaya dapat sa una pa lang, tama na ang ating motibasyon. Kasi yan yung magdadrive sa atin eh. Yan ang mag-i-impel sa atin eh. Yan ang mag-i-inspire sa atin eh. Kung mali o kulang ang motibasyon, masasayang lang ang lahat pagdating ng panahon. O sige,
yung mga flowers na nilalagay ninyo sa mga flower vase ninyo. Di ba? Ganda itsura. Otherwise, hindi mo ilalagay yan kung ang itsura na ilanta. Di ba? Maganda. Pero yan, yung flowers sa flower vase mo, sigurado ako, bumilang ka lang ng ilang araw, lanta na yan. Bakit? Sa totoo lang, patay na yan. Father, parang ganda-ganda nung display kong halaman. Ang ganda-ganda nung display kong flowers sa vase ko. Anong patay na? Oo, saan pa nakalagay? Sa vase. Mabubuhay ba sa vase yan? Wala na yung nutrients niyan. Wala na yung sanga. Wala na yung puno. Wala na. Kaya sigurado ko, yan ay malalanta sapagkat sa totoo lang, yan ay patay na. Ganun mga kapatid, ang mga tao na motivated, hindi ayon sa motivasyon na binibigay o inspirasyon na bigay ng Panginoon. Talagang makikita mo, masipag yan. Aba, mabuting tao, faithful, ginagawa ang lahat, pursigido, tumutulong sa kapwa. Pero kapag yan ay hindi bunga, sabi ko nga last week, ng ating malalim na relasyon sa Panginoon. Nako, John 15 verse 5, sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. Sigurado, kapag yan ay hindi bunga ng motivasyon sa ngalan ni Kristo, eh mapapagod tayo, mamamanglaw, magrereklamo, manununton, maninisi, magagalit, mahuwi sa wala. Buti pa nga po yung halaman eh. Yan, as I said, bumilang ka lang ng ilang araw, lanta na yan. Kasi alam kong patay na eh. Ang tao, nakapepeke pa. Hindi mo mababanaag na patay na sa loob. Hindi mo mababanaag na anumang oras lang bibigay o mag-give up na. Kasi pursigidong pursigido. Ang haba ng pinapakitang maganda hanggang sa huli, wala na. Kamakailan ay may nagpadala sa aking sulat. Nadudurog ang puso ko dito. Ano? Ito'y galing sa isang babae na kinasal ko. Isang taon pa lang yata. Sa kanyang boyfriend ng 14 years. Akalain mong napakasad naman sa sulat. Bigla daw nawalan ng feelings para sa kanya, ang mister niya. Wala naman daw silang malaking problema. Binibigyan naman daw niya ng laya ang mister niya. At sinabi niya, ano ba ang problema sa akin? Come on, tell me. Ayusin natin. Wala. Basta ganun lang, fall out of love na. Akalain mong may ganun pala? Eh, buti pa nga itong halaman na ito eh. Ayan oh, natutuyo-tuyo na. Sa Miyerkules, iba na naman yan. Naka-program na, may kapalit na yan. Eh, hindi ganun ang tao eh. Yung taong very caring sa'yo, hindi lang ito sa pagitan ng mag-asawa, ha? Sa pagitan din ng magkapatid na maganda ang pakikisama. Sa pagitan din ng mag-ama o mag-ina. Sa pagitan ng magkakaibigan na maganda ang samahan. Aba, in-expect mo, yan ay pang matagalan, pang walang hanggan. Tapos, shutdown na lang. Sakit niya. Kasi hindi mo in-expect yan eh. Hindi mo rin pinaplano yan. At gugustuhin mo bang i-plan yan? Sige nga! Magpapakasal ka ba sa pinakamamahal mo at sa tingin mo'y nagmamahal sa'yo nang may plan B ka? Plan B ko to pag niloko mo ako. Wala. Ang anak, lalo na ang bata, may plan B ba yan sakaling pabayaan siya ng kanyang magulang? May plan B ba ang bata sakaling maghiwalay, isipin ng kanilang mga magulang, hindi sila kundi ang mga sarili nila? Kaya ang kawawa, hindi naman yung naghiwalay kundi sila! Mahal na mahal mo ang mga anak mo, sobra-sobra. Hanggang ngayon binibigay mo. Paano kung dumating yung pagkakataon na magkasakit ka at pabayaan ka? Na magpasapasahan sila sa kung sino para sa'yo ang gagasta at mag-aalaga. Ha? May plan B ka? Wala. Kasi ayaw mo namang iplano yan, di ba? Kaya nga yung sumulat sa akin, alam po ba ninyo? Sa sulat niya, 9 months na yata,
hanggang ngayon, nasa bahay pa siya, apartment na pinagsimula nilang mag-asawa. Kahit na hinahatak na siya ng kanyang pamilya, anak, tara na, tara na. Nandun pa rin siya, bakit? Hinihintay pa rin niya, sakaling bumalik sana ang mister niya. Pangalawa, hindi niya alam ang gagawin niya kasi wala yun sa plano niya. Kaya pwede ba, kapatid, lahat naman tayo naghahangad dito ng maganda at mabuti para sa ating kapwa, lalo na para sa ating pamilya. Lahat tayo dito nakapagsimula na. Lahat tayo dito may effort na. At lahat para sa atin ay umaasa na. Huwag tayong mangiwan sa ere. Huwag. Ang lagi mong motivasyon ay ang Panginoon. Kasama lagi ang Panginoon. Lagi kang magdarasal, isusurrender mo ang lahat sa Kanya. Irereport mo ang lahat ng magaganda, pati ang mga pangit. Isama mo sa plano siya, sapagkat in the first place, siya naman ang nagsabi sa iyo, mahalin mo ang taong yan buong buhay mo, pakasalan mo. Siya naman nag-inspire sa iyo, ito ang pangarap mo para sa mga magulang mo, gawin mo. Siya naman ang nagsabi sa iyo, iayos mo ang buhay ng mga anak mo, itaguyin mo. Siya naman nagsabi sa iyo, tulungan mo ang kapatid mo. Siya! At sinasabi sa Bible, kung siya ang nagpunla sa isip at sa puso mo, isiguraduhin niya na magkakaroon ito ng bunga. Basta huwag kang bibitaw. Sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi sasayangin ang Panginoon lahat ng pagod mo. Ibe-bless niya ito. Basta lagi siyang kasama sa iyong plano at lagi mong iisipin. Dahil ang Diyos ang iyong motibasyon, ano bang utos ng Panginoon? Yung nasa Ebanghelyo ngayon, maging lingkod ka muna, maging huli ka muna, bago ikaw sila muna. O hindi ba yan naman ang una mong motibasyon? Hindi ang sarili mo, kundi ang mga mahal mo. Huwag kang magbabago. Huwag. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, mabibless yung efforts mo. Pero pag ikay nagbago, hindi ko alam kung ano mangyari sa iyo. Malamang sa magsisika. Bakit? Mawawala ng saysay lahat ng ginawa mong sakripisyo. Peke lang pala ang lahat ng ito. Pangalawa, pupwede kang sumira ng buhay ng ibang tao, lalo tigit yung mga mahal mong umasa na sa iyo. Para naman sa mga taong pinaasa, para naman sa mga taong niloko, tinalikuran na lang basta-basta. Ito sasabihin ko sa iyo, ikaw malungkot. Yes, ang Panginoon para sa iyo ay waraling plan B. Wala siyang plan B. Bakit? Sapagkat kung ano ang maganda niyang plano para sa iyo, itutuloy pa rin niya kahit niloko ka, iniwan ka, kahit pinabayaan ka. Sapagkat kapag sinabi niya, hindi siya nang iiwan. Tinototoo niya. Basta ituloy mo ang pagkapakabuting tao mo, ha? Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kapit lang. Hindi kanya pababayaan.